back sa ating YouTube channel, guys. So, kung bago ka sa aming YouTube channel, so don't forget to subscribe below. And for this episode, mag-review tayo ng isang product na nabili natin sa online, which is yung memory card or yung SD card na tinatawag po natin. So, ako basically, hindi ako talaga bumibili ng mga ganyang bagay, lalo na sa online. So, ngayon, masusubukan natin kung yung binili po nating memory card sa online is legit po, okay? So, ang brand po na nabili natin, i-reveal po natin after this video, okay? So, stay tuned for the next few minutes. Guys, so ito na po yung nabili po natin. Dumating na po after 2 days. So, sobrang bilis po niya. Sinubukan po natin yung Shopee Express. So, sa 99 pesos na free shipping po nila, na-avail po natin ng libre po yung deliver. So, okay, bubuksan na po natin. Sana po natin, ayun yung sa loob, yung memory card. So, i-reveal na po natin yung brand po na nabili po natin. First impression po sa packaging po na dumating is napakaganda po para sa akin ito. Talagang parang nasa mall po siya. So, nabuksan na po natin siya kanina para mabilis po tayo. Ayan po. Ganyan po. Ganyan ko po siya binuksan para pwede ko po siyang ibalik. So, open po natin, guys. So, ayan na, guys. Ito po yung memory card na nabili po natin. So, SanDisk po siya. Ayan. 128 GB po siya. So, ayan po yung nakalagay. ATM. Mbps po siya. So, ang class po ng memory card po natin is class 10. Ayan, makikita nyo po natin. So, kakabit po natin siya sa phone kung gumagana po siya. Okay? Come back, guys. So, nandito tayo ngayon sa ating cellphone. Susubukan po natin kung talagang legit po yung 128 GB sa memory card na nabili ko sa online. So, mamaya yung price i-reveal po natin. Okay? So, sa cellphone mo, punta ka lang sa file manager, then all files. Makikita po natin yung memory po ng phone and yung SD card na nabili natin. So, sa makikita natin, sa 128 GB po na nakita po natin na description po na nabili natin memory card, so basically normal lang po talaga na may nawala po na 8 or 9 GB dahil ito po yung sa OS ng ng memory card. So, ganyan naman po yung talagang mga memory card na nabibili po natin. Hindi po talaga saktong 128 GB, 64 GB, or 32 GB. So, ngayon, kiklik po natin siya. Okay, makikita po natin, wala pa naman. So, maglalagay tayo or magta-transfer tayo ng files kung mababawasan po yung memory card po natin. So, try po natin mag-copy ng kaninang video yung ginawa po natin. Okay? So, kanina. So, ito po, cut po natin. And copy. So, nasa 86 MB po siya. So, paste po natin dito. So, ngayon, pag nabawasan po siya, na sakto lang po dun sa 86 MB. Okay? So, ayan po, nakita po natin. Kanina po, 119.5 GB. So, nabawasan po siya ng sakto lang po yung nabawas. Ayan, 86 MB. So, sakto lang po yung nabawas. Okay? So, ang gagawin po natin, test po natin yan. 1 week siguro. So, bago natin po talaga sabihin na maganda po itong memory card na nabili natin na class 10 na SanDisk. Yan, SanDisk po siya. Okay, guys. So, bago matapos tong ating episode, so, i-reveal po natin kung magkano po natin nabili ang memory card sa online. Okay? Yung 128 GB sa mall, nasa, nakita ko po kasi siya eh. So, syempre, nagka-canvas po tayo sa online. Nasa 3,500 pesos po at up to 4,528 GB, 128 GB, lalo na kapag branded po siya. Like yung Samsung, ngayon po, mahal po talaga yan. Pero yung SanDisk po, nabili po natin at the very very low price po na masasabi kong sulit. Okay, sana po tumagal tong memory card natin na worth 698 pesos po siya at ang maganda po doon, libre po yung deliver. Okay? So, may mga na-bill po tayo ng mga pre-voucher po, pre-delivery po sa online. So, kung may mga suggestion and comment below. So, syempre, kung bago ka sa ating channel, don't forget to click subscribe and like our videos. So, stay tuned for the next video and God bless you guys. So, don't forget to click subscribe button and like po ang ating video. So, God bless po.